Naniniwala ako kay Jesus na nagpakita ng kapangyarihan mula Henesis hanggang sa libro ng pahayag. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Minarapat ng Diyos na ang buong niyang kalikasan ay manatili sa Kanya. Siya ang una sa lahat. Ang buong sansinukob ay laging nasa kaayusan dahil sa Kanyang kapangyarihan. Ang lahat ang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanyang kalwalhatian. Naniniwala ako kay Jesus, isang sanggol ngunit tunay na hari, na may akda ng langit at lupa na siya lamang ang may-ari. Nagkatawan tao na saksihan ang Kanyang kalwalhatian. Si Jesus ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Walang duda, pinatotoo, 1:14 ayon kay Juan. Naniniwala ako kay Jesus na may habag sa taong makasalanan. Ako at ikaw, oo, kasama ka sa kinahahabagan. Tayo na hindi makakasunod sa Kanyang pamantayan. Papuntang langit, totoo kapatid, hindi hagdanan ang 10 utos. Ang tanging paraan, Kanyang grasya lamang, pinagkalooban, Diyos at ang tao, nagkaayos. Kaya naniniwala ako kay Jesus, ang taong pinagkalulo sa 3 pilak ibinigay sa kamatayan ng isang disipulo. Itinatwa ng 3 beses na tinuring na kaibigan. Nakakapanlumong isipin na saan ang katapatan. Naniniwala ko kay Jesus, ang tao na nasa libingan. Ang Kristo na nasaksihan ang pait ng kamatayan. Namatay na tulad ng paghahatol sa isang kriminal. Ang Diyos anak na nakalagak kamatayan na pisikal. Kahit ganon, ay naniniwala pa rin ako kay Jesus, ang anak ng tao na nabuhay, ang nagpabago sa definisyon ng kamatayan. Ipinakita kay Tomas ang kamay at tagiliran na napagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan, kaya walang duda na dapat paniwalaan. Naniniwala ako kay Jesus, nakaupo sa kanan ng Diyos dahil ito ay nakatakda. Nagutos na magbautismo sa lahat ng bansa. Hinabilin sa mga disipulo ang mabuting balita na hindi magwawakas. Ang simula ng ating iglesia ay sa libro ng Gawa ayon kay Lucas. Ito ang pananampalataya. Ito ang deklarasyon ko. Kaya naniniwala ako ng buong puso kay Jesucristo dahil ito ang totoo.